Aba eh, wala siya dito. Nandun sa may presinto at pinapalop yung kaso niya. Hamot maya-maya nandito na po yun. Oh, ayan na pala eh. Ido, may bisita ka oh. Ano ginagawa mo dito? Kinuwento sa amin ni Annalisa nangyari. Hindi na akong papaligoy-ligoy pa. Gusto ko sana namin tulungan para makapagsimula muli. Para kay Annalisa. Ito. Salamat na lang. Pero hindi ko matatanggap ang tulong mo. Nay, pwede ko kami mag-usap na kami lang. Oo, may niluluto nga ako sa loob eh. Dahil ba ito sa nangyari sa amin, Stella? Hindi tama na tumanggap ako ng tulong galing sa'yo, Lazaro. At gusto ko rin linawin sa'yo na hindi ko tinatago yung ginawa niyo ni Stella dahil naniniwala ako na wala ang kasalanan. Ginagawa ko yun para kay Annalisa dahil siya maapektuhan sa lahat ng to. Itong alok ng tulong ay hindi para bayaran ka manhimik. Para to kay Annalisa. Ikaw na mismo nagsabi, ang bata ang mahihirapan. Maraming salamat sa manasakit mo. Pero kaya kong bumangon sa mga sarili kong paa. Sige. Kung yun ang gusto mo, hindi ko na ipipilit ang tulong ko. Pero huwag mong isipin na makakalimutan kong napahamak ng anak ko nang dahil sa'yo. Alam kong hindi ko siya malalayo sa'yo. Pero oras na mangyari ito ulit, I will hold you accountable. Masama bang hindi akong naniniwala sa lahat ng efforts na ginagawa ni Stella? Well, you know what? It's normal for you to feel that way. Sa lahat ba naman ang ginawa sa iyo ni Stella at sa lahat ng nangyari sa inyo dati, hindi mo nga siya dapat pinagkakatiwalaan talaga agad eh. Hindi talaga maganda yung pakiramdam ko that she's around. Niisip ko baka saktan niya ako o kaya si Annalisa. I don't know if I'm just being paranoid, pero simula nung nalaman kong sinasaktan niya si Annalisa hanggat sa nalaman ko yung tukol kay Marcos Diaz, hindi talaga ako mapalagay. Well, if I were you, mag-ingat ka. You really have to keep your guard up. No, you're right. Iniisip ko baka makipaglaro lang si Stella sa akin. Kung ganun din, makikipaglaro din ako sa kanya. Whatever she's hiding, malalaman ko. Ate, may plastic ka ba? Pahingi. Sana po. Thank you. Ito, plastic ko. Plastic! Ha? Huh? Arlene, sandali lang ha. Bestie! Ate, pakabilis yung burger ko. Bestie, hindi mo na po talaga ako papansinin, bestie. Bestie, ayoko sanang sabihin ko sa'yo eh. Kasi, sumusobra na yung early na yun eh. Hindi ko nasabi sa'yo noon na napilitan lang akong bumati sa kanya kahit sinasaktan niya ako nung nasira ko yung Christmas tree nila. Sinubukan ko namang patawarin si Arlene eh. Pero, wala nang pag-asa yung sister mo, bestie. Ate, pakabilisan yung burger ko. Ate. Sige, Annalisa. Maiwan na kita. Bestie! Hello, Robert. Papunta na ako sa restorante. Hello po. Pasok po kayo. Kathy, mag-isa ka lang ba? Asan si Aling Lina at saka si Mami mo? Wala po. Alam mo, pwede ka mag-stay sa malaking bahay para hindi ka ma-board. Saka hindi ka mag-isa. Thank you po, Miss Belle. Just call me Tita Belle. Gusto mo, punta na tayo dun sa kapatid. Kathy? Ay! Mami Belle, andito ka pala. Aling Lina, parati ho bang naiwan mag-isa si Kathy? Ay, oo! Sa ngayon sabihin yan! Buti nga, may kasama pa dito eh. Si Stella lagi iniiwan yun doon. Di ba? Opo, lagi ako iniiwan kasama si Princess Sarah. Matagal niyo na ho bang kilala si Stella? Ay, oo! Ako nga nag-alaga doon sa pangalan niya anak, si Arlene eh. Bata pa yung malditang-maldita na manang-mana. Matagal na po. So, kilala niyo rin si Marcos Diaz? Hello, bakla! Oo, babalik ako dyan. Nakalimutan lang ako. Ito naman. Babayaran nga kita. Oo, sige na. Huwag mo kong tinataranta, ha? Bye-bye. Si Makoy? Oo. Matagal na magkaibigan si Stella at si Makoy. Noon pa.
Talaga? Siya, halos siya na nga bumuhay sa kanila nun eh. Bumubuhay, ibig mong sabihin, nagkarelasyon silang dalawa? Matagal silang nagsama?